At Attorney Harry Roque may isiniwalat patungkol kay Tambaloslos na talaga namang ikinagulat ng lahat. Martin Romualdez ugat nga umano ng pagkawasak ng unit team at hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte. Samantala, basahin nga natin ang ilang comments ng mga netizen tungkol sa issue na ito. They need another money down and money move in our court. Kaya sila-sila may kanya-kanyang drama. Political issues in the Philippines is like a suspense and drama film showing through vloggers shown all over the world. Nice and interesting film views all over the world. Tala, ayon naman sa comment na isang netizen, ang iniisip ng mga karamihan sa politiko, paano kikita, paano makakakulimbat, paano makakapagnakaw sa kaban ng bayan. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita sa ating bansa. Sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng konstitusyon, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, eh walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan. Unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado dahil nung minsan siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ang pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, po pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano ibig sabihin yan? Pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana nagsisimula pa lang, he nipped it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. At walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng kamera. Dahil galit na galit ang speaker, Romualdez, no, dun sa pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung tapagtawag sa Tambaloslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si presidente galing sa APEC sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko at sasabihin ko naman kay BP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, nagsimula naman yan, yung Tambaloslos eh. Kaya tuloy, tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayong alam natin, pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una, hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello, hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At siyempre, sino pang pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloyan ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yung pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Abay, baka hindi sapat ng presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng Presidente,
na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutula ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente eh merong ibang kailangan na speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil dalawang beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang version niya. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pupwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan, sa panig na Marcos at Duterte, si House Speaker din. Hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya mayroong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mass support ng presidente. Alam naman natin ang mass support ng mga Marcos kasama mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayok maniwala ninyo, talagang yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pa dito sa kabilang kampo na dilawan, merong supporters si Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga Marites na nagdi-distab si PRRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak. Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa kongreso. Mantakin mo ang mga nangyayari sa kongreso. Ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Claudia lang. Claudia Bautista na nag-privilege speech, siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng kongreso. Although siyempre, ambisyon yun na maging senador. Hindi naman ako na naging mapalad, no? But siguro later on. Pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, ino-nominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte. Ano sa tingin niyo? Importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng unit team? O baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte? Wala na. Wala na po. Attorney Harry Roque, wala na po. Kahit anong gawin nyo dyan, Attorney Harry Roque. So bagay, iba naman kasi yung explanation ni Attorney Harry Roque, no? Pero kung ako tatanungin nyo guys, wala na po. Ang unit team matagal na pong nawala. Oo, wala na yan. Yung mga sinasabi nilang unit team, wala na. Bagsak na yan guys.
dead na po na, dead na dead na yan. Hindi na, wala na eh. Damage has been done, no? Too late the hero. Kung nagsalita man si Kuting, wala na po. Huli na ang lahat. Kahit magsalita pa siya ngayon, hindi niya na mababago yan. Kasi nga, sabi nga, too late the hero. Meron tayong 6 months na inaabangan. Meron tayong deadline ultimatum, 6 months. Yun po ang dapat nating sundin, mga kaibigan. Hindi po natin susundin yung mga sinasabi nila. No? Na baka bumalik yung unit team. Wala na po. Hindi na po babalik yan. Kahit po si mismong si VP Sara, guys. Nararamdaman ko, mga kaibigan. Wala na po si VP Sara. Wala na. Hindi, nasa Davao na nga siya palagi. Kung hindi ako nagkakamali. Lumalayo na po siya, guys. Totoo yan. Kasi nga, kung dati pa sana kayo nagsasalita, dati pa sana kayo nagbibigay ng mga pronouncement, lahat ng mga paratang sa inyo, lahat, from day one, kung sinagot nyo sana lahat yon, hindi po sana mangyayari ito. Baka siguro malakas pa ang unit team. Baka andyan pa yung unit team na sinasabi nyo. Pero dahil too late na po, no? Magto 2 years na eh. Di ba? Magto 2 years na po, mga kaibigan. Wala namang nagawa. May nagawa ba? O, tanong ko sa inyo, may nagawa ba si Kuting? Tanong ko lang sa inyo. Mas marami pa yung nagawa yung Vice President eh. O, ito ha, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo nagawa ni Vice President. Para po lalo kayong, ano, yung mga bashers, no? Para lalo kayong mahimasmasan. Ito po, oh, Vice President pa lang siya, guys. Pero ito na po, pakita natin ha. O, ayan o, oh, ayan o. Oh. Oh, Mayor Inday for President. Happy birthday, former Barangay Captain Margie Coral. I wish you prosperity, good health, Nyani, and happiness. Thank you. Thank you. More power to you, Mayor Inday. Continue your good work with your family. More blessings to Sir Mans, to your daughter and your kids. To Mari. Mari Elizabeth. To Congressman Pulong. Oh, to our Mayor. Mayor. Murat, ako ano mang birthday mo? Lakad ka pa, ha? Salamat yun tayo. Mag-presidente na lagi ka lagi. Manila. Oh, naiiyak siya, 'di ba? Tinulungan po siya, mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin, guys. Yan po ang totoong leader. Yan 'no. Tinulungan po ni VP Sara, may isa pa, pakita ko sa inyo. Para lalo kayong mahimasmasa, 'no, yung mga bases diyan. Yung mga hanggang ngayon makikitid pa rin ang utak. Ito po, oh. Panoorin natin 'to, guys. Oh, good afternoon, Vice President Sara Duterte Tarpo. I'm so grateful for you for giving me a wheelchair. May God bless you and your family always. Once again, thank you very much, Vice President Sara Duterte Tarpio, for your love and care for Filipino people. More power to you. Oh, ayan pong sinasabi natin, guys. Binigyan po ng mga wheelchair, mga kaibigan, ng mga wheelchair ni ano, ni VP Sara, guys. Itong mga ano, no? Siyempre, mga ano yan eh, mga maranit ng Pilipino yan, mga kaibigan. Yan po ang tunay na pagmamahal sa bayan. Mandato po yan, mga kaibigan, ang pinapakita po ni VP Sara dito, guys. Hindi po yan ano, no? Na sana mahiya po kayo, no? Mahiya kayo. Talagang tinutulungan po ni VP Sara, mga kaibigan, ang kanyang mga constituents. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, mga kaibigan. Tinutulungan niya ang ating mga kababayan. Yung iba dyan, wala. Wala kang makita. Tambaloslos, wala. Kuting, wala din. O tapos, ngayon, parang gusto nyo ibalik yung unit team? Wala na. Hindi na maibabalik ang unit team. Kahit anong gawin nyo, wala na po. Hindi na po maibabalik. Kahit anong gawin yung paraan, hindi na po maibabalik yon, dahil damage has been done. Malaki na po ang damage
dahil hindi nyo sinasagot lahat ng mga katanungan namin. Kung ikaw ba'y sumusup-sup ba talaga? Humihit-hit ba talaga? Sabi, magpa-drug test, wala namang respond. Wala, lahat po ng paratang sa iyo, hindi nyo po sinasagot. Kaya ako guys, ito pong sinasabi ni Attorney Harry Roque, tama din yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Kasi nga, abogado siya guys eh. Gusto niya na magkaisa, no? Gusto niya walang gulo. Pero yun nga eh, sino ba ang gumawa ng gulo? Sino po ang nag-umpisa ng gulo? Tayo ba? Tayo bang mga Duterte? Hindi po. Nananahimik po si Digong. Tandaan nyo guys, nananahimik po si Tatay Digong sa Davao. Si BP Sara, nananahimik din, ginagawa niyang kanyang bandato as DepEd Secretary and as well as BP Sara, no, as Vice President. Nagtatrabaho lang siya araw-araw, at dyan yung mga budget niya. Pero anong ginawa niyo? Unang-una, kinuhaan niyo siya ng CIF. Tinapyasan niyo ang kanyang budget. Hindi pa kayo nakontento dahil hindi niyo naharangan yung CIF. I mean, bigaw kayo sa CIF ni BP Sara. Ang ginawa nyo, si Digong naman ang tinira nyo. Pumunta kayo ng Davao, pinunterya nyo ang Davao, yung mga CIF ng Davao, kahit luma na, ha? Di ba? Luma na yun eh. Matagal na yung mga panahon na yun. Inungkat nyo. O yan, nagalit si Digong. Anong sinabi ni Digong? Rotten institution. The most rotten institution, ang kamara. O yan, niresbakan tuloy kayo. Dahil kayo po ang nag-umpisa. Never po nag-umpisa ang mga Duterte sa gulo na to. Ngayon, ang sabi ni Duterte, buksan ang libro, yun na. Doon na sumabog. Dahil wala kayong maipakitang libro. So, sino ngayon ang nagbigay, sino ngayon ang nag-umpisa sa lahat ng gulo? Kamara Tambaluslos. Dahil sa libro na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbubukas ng libro. 2024 na po guys. Expected pa nga natin, 2023, magbubukas na sana ng libro eh. Pero hindi po nila ginawa yun, di ba? Wala pong kumasa sa hamon or sa challenge ng ating pambansang tatay, no? Na si Tatay Digong. Kinalimutan lang nila, nag-travel pa sila. Ang mga hinayupak, ha? Nag-travel pa, pumuntang Amerika, nag-shopping-shopping, Jesus Maria Joseph. Samantalang, ang dami naghihirap sa bansa. Hindi na alam kung anong ginawa nyo. Anong ginawa nyo sa sukli? Oo. Asa na ang sukli? Sabi nga ni Kapitan Dado, asa na ang sukli? Buti pa yung ano, buti pa yung pag bumili ka sa tindahan, bibigyan ka ng sukli eh. Minsan candy. Pag walang barya, candy ay binigay na sukli. Oh. Kamara. Marami kayong issue na hindi nyo sinagot. Yung mga pasingit nyo, 450. Ngayon, may balita na naman. 450 billion, hindi daw illegal. Sus, Marios eh. Kawaan kayo ng Diyos. Sana, huwag kayong kidlatan. Oh, kababalita lang. Kapapasok lang na balita. 450 billion pasingit, hindi daw illegal. Sus, Marios eh naman. Hindi ba kayo kinikilabutan? Ang laking pera niyan. Diyos mo yung porsanto. Ang laking pera niyan, 450 billion. Tapos sasabihin niyo hindi illegal? Saan niyo gagamitin 'yan? Eh unprogrammed 'yan eh. Ang ibig sabihin ng unprogrammed, wala pa siyang hindi pa siya naka-allocate. Eh malay natin paghati-hatian niyo yung 450 billion na 'yan. Malalaman ba ng taong bayan 'yan? Hindi. Kasi nga walang resibo. Puro lang certification. Oh. Tapos, ang hilig nyo ba magpasingit ng ano, ng mga bilyones na budget na hindi nga kayo makapag-release ng resibo. Kaya po guys, At dito na po nagtatapos ang ating video. Hindi na nga nakontento ang mga politiko sa mga nakukuha sa kaban ng bayan. Kaya naman gumagawa pa ng ibang paraan para makasimot pa ng pera. Para po sa ating viewers, ano masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan.